hindi talaga matutuyuan ng putik dito. Dahil ito, dito nang gagaling yung ulan. Ito ang view. Huwag kang tumingin sa baba. Ay, saan ako titingin? Dumiritso ka, tumingin ka sa mukha ko, ayan. Hindi ko makita ang daan. O kuya, pampagabot ni nanay. Ubus na yung guya bano mo, pwede na kayo umuwi. Saan ka galing na bundok na? Ganyan ang itsura mo. Huwag mo kukusapin. Pagod na ako. Magkano ba ang pinakamalaki mong natanggap na tip? 200 na po. 200. 200? Simula noon, nagbabangkero ka? Oo, pinakamalaki na po. Best adventure so far. Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo, sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may river banks at sakop ng Marikina City. Yes. Ayan. Ngayon nga pala ay September 14, 2022 at sa oras na magsa 7 na daw ng umaga. Oh, maaga tayo ngayon at 4:37. Malayo ang ating destinasyon. Anong araw ngayon, sweetie? Wednesday. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng GP Rizal at sakop nga ng Marikina City, eastbound. Ngayong araw, mga kabayan, ay pupunta tayo sa hindi pa natin napupuntahan, sweetie. Mm-hmm. Oh, nagka-senior citizen na tayo. At malamang sa mga kasamahan lagi natin sa galaan ay hindi pa rin sila nakakapunta dito. Naman. Saan pa tayo pupunta da? Yan ang magandang tanong. Dahil yung pupuntahan natin ay hahanapin pa natin. Naku po. Pupunta tayo ng Wawa Dam. Ano yun? Ang Wawa Dam ay matatagpuan sa may Rodriguez Rizal. Nasabi ko nga ay dating Montalban Rizal. Layo ah. Pero nung nag-vlog tayo noon sa may kahaba ng Rodriguez Rizal, bumalik na raw ang Rodriguez Rizal sa Montalban. Ah, ganun na. May nag-comment. Kaya comment lang po kayo, mga kabayan, na parang di tayo malito. Pero talaga ang tawag dyan noon ay Montalban Rizal. Mm-hmm. Pinalitan lang ng Rodriguez Rizal Province. Oh. At itong Wawa Dam, mga kabayan, ay kinonstruct ito sa kahabaan ng Marikina River. Kaya pala nandito tayo. Mm-mm. At matatagpuan ito sa may bundok ng Sierra Madre. Mm. Oo, malaki ang Sierra Madre. Natatanda mo yung nag-vlog tayo sa Kaliraya? Uh-huh. Sierra Madre din yun. Kaya nga. Paikot yan dito sa may Antipolo. Oh. At may taas itong 360 meters or 1,180 feet above sea level. Naalala mo, sweetie, yung maliliit pa tayo or baka hindi na ikunto sa'yo yung alamat ni Bernardo Carpio? Absent yata ako nandito. Hindi sa school. Pero nakikwento rin yun sa school. Pero nakikwento ng ating mga magulang noon. Ay hindi malamang, hindi naikwento sa'yo. Si Bernardo Carpio. Fact lang ito or short story. Ilalagay ko na lang yung buong story niya sa description ng video. Si Bernardo Carpio, yun ang nagpigil ng dalawang bundok. Ayan, para hindi magdikit. Ah, may bundok siya. Oh. Mahabang istorya yan. I-search nyo na lang si Bernardo Carpio. Kailan ginawa yung Wawa Dam? Itong Wawa Dam ay itinayo or ginawa noong 1909 pa
under ng American na colonial era para mag-provide ng water sa Metro Manila. Pero ito ay inabandona na noong 1968 dahil sa kakulangan ng tubig ng supply sa Metro Manila. Kasi ito yung kauna-unang dam na itinayo dito sa Metro Manila. Bago itinayo yung Angat Dam. Dahil nga ito ay inabandona na, ay ginawa na lang itong tourist destination ng mga katulad natin, yung mga hikers, cyclists, riders, at kung sino-sino pa ang kayang pumunta sa lugar na yan. Kaya titingnan natin ngayon at bibisitahin kung bakit nga ba tinawag itong most visited tourist attraction dito sa Rizal Province. Ito nga ang Wawa Dam. Dahil nga sa matagal na ito at hindi na masyadong nadidevelop, ay dito na pumasok at pinamahalaan na ng Rason Group and Company. Oh, private na siya. Oo. Sa ilalim ng pamamahala ng Rason Group and Company, ito ay gumawa ng panibagong dam. At isa rin yan sa papasyalan natin mamaya. Itong bagong project na ginagawa ay tinawag na Multi-Basin System or Bulk Water Supply. At itong project na ito na ginagawa ay matatagpuan sa Upper Wawa Dam na sakop ng Sitio Kasili at sakop siyempre ng Barangay San Rafael dito sa Rodriguez Rizal. At ito ay may budget na 20 billion pesos. Wow, ang dami na naman nun. Kuntuhan natin mga kamayan ha. Nag-start itong construction ng bagong dam noong June 2021. Sino yung Rason Group of Companies? Hindi mo kilala, ninong mo yun? Hindi ba siya nagpapakilala sa akin eh? Ang Rason Group and Company, yan ang company ni Enrique Rason. Ayan siya, pakibasa na lang kung sino si Enrique Rason. At para sa kaalaman ng ating mga kabayan, ay yung Manila Water ay na-took over na ng Rason Group and Companies noong 2020. Kasi yung Manila Water ay dati sa Ayala yan. Kaya nga, yun ang ano din. Last year lang, si Enrique Rason ay third generation na ng Hispanic-Filipino billionaire! Kaya sama lang kayong mga kabayan ha, dahil ang gagawin natin ngayong araw, sana hindi mulan, ay update ng mga project at tour and sightseeing. Yeah. Sakon na pala tayo ng ano eh. San natin yung resign? Alam mo, pag natapos ito, sweetie, mga kabayan, itong project na ito, yung ginagawang bagong dam, ay magdi-deliver ng halos mahigit 500 million liters per day. At ito ang magsusupply o magpo-provide ng mahigit din kalahating million ng mga household dito sa may part ng East Zone Concession Area. Wow. Down to Metro Manila. Grabe yan. Oh, ito na yung municipality ng San Mateo. Yung pantalang simbahan pala. Mula dito ay 30 minutes pa. Oh. Ayan na, nasa Montalban, Rizal na tayo. Mabuhay! Yay! Ang haba pala ng JP Rizal, oh. Mula Marikina hanggang dito sa Montalban. Yeah. Kita mo yung bundok na yan? Ayan mo. Diyan tayo aakyat. Hala siya! Nasa kahaba na tayo ng MH del Pilar. Malapit lang pala eh. Kung dire-diretso, isa't kalahating oras lang. You know, way to Wawa Dam mo nakalagay. At hindi maliligaw. Daming cyclist. Alam nyo mga kabayan, ngayon ay Wednesday. Pero kung pupunta kayo dito ng weekends, ang dami! Ayan ang sinasabi ko, magdedikit ng bundok. Saan? Ayan, yung ano ni Bernardo Carpio. Ayan o. Ay, oo. Dadaan tayo dyan? Oo, sa pagitan niya, dyan ang river. Papasok pa lang.
ayan na siya, may ano, may checkpoint. May checkpoint. First time natin makakarating dito. Hindi man pala magugutom, ang daming mabibili rito. Ayan mo. Ayan, nasa ng checkpoint. Ay, meron man yun. Cafe and bike stop. Uy, ang ganda na dito. Paunawa sa publiko, may bayad na 20 pesos. Sino naniningil? Ayan, katanong na natin kay ate. Bakit ayan sila tuloy-tuloy? Ito, nasa Barangay San Rafael na tayo. At sitio Pamitinan. Ano? Ayan o, nakalagay Pamitinan. Ah! O nga no? Ano Pamitinan Protected Landscape. O kasi yung Barangay San Rafael City, mga kabayan, ay maraming sityo. Tapos yung ginagawang project, di ba nasabi ko kanina sa barangay, sityo Kasili. Maglagay ka nga dyan ng sticker natin, oh. Ayan. Dali. Ayan. Ikaw na. Oh. First time. Oh. Nasa lower Wawa tayo, ha. Yung pupuntahan nating project ay nasa upper Wawa Dam. Oh, di ba? May bayad na 20 pesos per person. Maghapon na 'yon. Ang open nito pagka may hiking diyan sa may diyan sa Pamitinan. Maganda diyan. Titingnan natin kung makakakyat tayo, pero hindi ba kanina natin kaya, no? Oh. Ewan ko sa'yo. Basta ako, hindi ko talaga kaya yan. Mayuwang ka dito. Aketing okay ko yung mamaya. Okay. Tapos, yun nga. Ang open nito pag mag-hike 4 a.m. ng 5. Tapos, yung registration pag aakit kayo dyan sa Pamitinan, 12. Bago mag 12 ng tanghali, nakaregister na kayo. Cut-off na. 4 a.m. hanggang 5 p.m. Dito ba yung parking area? Wag daw iwawala ang ticket na binayaran na 20 pesos. Kuya, good morning. Dito pa ba ini-implement pa ba yung face mask? Hindi na, sir. Hindi na? Oh, bukod doon sa entrance fee na 20 pesos, tapos dito sa parking fee, 30 pesos. Okay, sige. Sweetie, bayad. Yung pinanggalingan ng kamera ay papunta ng Marikina. At itong pinapaningan ng kamera, papunta ng Antipolo, Rizal. Sama lang kayo mga kabayan, dahil napaka-exciting ng daan sa gilid ng dam. Ayon sa mga napagtanungan natin ng mga bangkero dyan, lumabo lang itong tubig ng Wawa Dam dahil sa ginagawang bagong dam dyan sa bandang unahan na papasiran din natin mamaya. So yan yung parking area. Marami palang mabibilihan dito. Katulad ng Ali, oh, may binibili na. Oh. At pagka papasok kayo rito, pwede magdala ng food at pwedeng kumain doon sa pupuntahan natin. Ang ganda, oh. Pag aakit kayo dito sa paminitan, dyan sa tuktok, ngayon nakita nyo sa drone, magre-register kayo doon sa pinasokan natin na kung saan nagbayad na ng 20 pesos na entrance. Magre-register kayo doon before 12 ng tanghali. Isang oras lang bago makarating dito sa tuktok. Mula dito sa location natin, ibig sabihin, 2 oras, balikan. Pababa. Okay, magmula dito, lalakad pa tayo ng 10 minutes bago marating yung dam. Ayan, mayroon din dyan sa kabila para sa mga hikers. Ano? Bira ka lang makakita ng bunga ng ganyan. Nangalit, kakao? Oo. Oh. Paano ba kinakain yan? Binibiyak. Ah, binibiyak? Yan ang ginagawa ng chocolate? Yes. Oh, ang dami dito mabibili. Puso ng saging. Ayan, putol na dito. Talagang
Hanggang dito lang yung mga four-wheel drives. Oh, sweetie, nasa Batangas tayo. Ayan! Batangas lang yan? Oo. Ayun, bigla kong init. Malabo lang ang tubig. Lumabo daw ito. Simula nung ginawa yung project dyan sa taas. Mamaya, sweetie, pag-uwi natin, magbilang ka ha, kung kompleto pa tayo, ha? Matami nakatira at nakamukhang masasaya. O, tinan mo. O, video kay. O, yan. Malalaking atis. Ingat-ingat lang sa pagdaan, ha? Dahil kung lilingalinga kayo, dyan ang bagsat nyo. Kaniba to. Tingnan natin itong railing. O. Matibay naman eh, yun nga lang, butas. May pinto oh. Malamang kuiba ito. Oo. Grabe, ano yung nabuksak yan ano? Oo, mag-abang ka ng ibon. Hala siya. Oo, dyan nagpupugad yan. Wala ng bahay. Oo, subukan mo pumasok dyan. Ayoko nga, ikaw na lang. Oo, kuiba talaga oh. Matibay naman pala eh. Yung railing, oh. Para kaulan lang dito ba? Anong kaulan? Dito yung galing sa taas, oh. Ayan! Oh. Oo, para tayo na sa cave. Oh, tinan mo. Oh, tinan mo. Ay! Tipo, tutulo yan. Oh, ito! Dami tulo. Oh. Ha? Nakakatakot? Taas. Ang ganda rito. Ay, oo, tapos na. Sa loob. Salamat. Oo. Ay, ayun pala ang sinasabi. Huwag na iwawala. Dalawa. Ako kunin na. Opo. So yan, sabi doon, itago daw ang ticket. Dahil pagpasok dito, kukulik tayo pa. Oo. Ha? Uy, grabe, ang ganda. Woo! Oh. Malapit na tayo sa pinakadam. Dito na ito? Hindi pa, yun oh. Hindi mo nakikita. Yun! Ha? Oh. Ang ganda, tignan. Yan ang falls. Ayun oh. Ang ganda dito mga kabayan. Diyan na kayo sa likod ha. Sama lang kayo. Ito ang view. Wala na pala akong kausap. Nauna na. Ha? Ay grabe. Wow! Ginagawa mo?
Natatakot ka na? Oo, paano ka matatakot? Hindi ka naman malalaglag dyan. Ito, pinamaganda. Ayan, oh, papasok tayo sa kuiba. Halika na. Aray, napipisa muna ako. Takot na takot ka na. Dito ka sa kanan ko. Woo! Oh, ito na. Dito tayo sasakay. Tatanungin natin kung magkano ang per ride. Diyos ko, nakakalula. Huwag kang tumingin sa baba. Ay, saan ako titingin? Dumiritso ka, tumingin ka sa mukha ko. Ayan. Nakahawak ka na nga sa akin eh. Ayan, dyan tayo galing. At dyan tayo tumulay. Sweetie, ano? Tutuloy ka pa? Ha? Malamig, ba't ka pinagpapawisan? Oh, kunting kamali doon siya papulotin. Ayan. Wala eh, walang bakod oh. Oh. Uy. Oh, ito. Pag mayroon kayo, pag may dala kayong pagkain dito. Oh, mayroong CR. Hi, good morning. Hi, good morning. Good morning. Hi, good morning. Oh. Walang palingkit dito? Ang kala ko may palingkit dito. Sir, magpabangka kayo. Boat riding. So ito na, nandito na tayo at ito yung mga bangka na sasakyan nyo kung gusto nyo mag-boat ride. Ito ay made in fiber at napapansin nyo mga walang katig. Dahil pagka may katig yan, dahil makitid lang itong ilog na babangkaan nyo, magsasabitan ang mga katig. Ngayon, ang per head dito ay 100 pesos. Pagka 10 kayo, ay 1,000. Eh, kami, dalawa lang, siyempre special, iikot kami dito, 400 daw ang bayad. Ang lalim nitong ilog, magmula dito hanggang doon sa may dam ay 15 meters. Kasing lalim nung pagbagsak ng tubig dyan sa dam, yun ang lalim niyan. Yan, dyan tayo galing kanina. At dito nyo na makikita yung kainan. At hindi lang dito makikita yung pahingahan, bilihan, or kainan. Dahil magmula dito sa location natin ay 3 kilometers hanggang doon, marami pa mga cottages at pwede kayong mag-overnight. Mayroon mga campsite doon, makikita nyo mamaya dahil babangkain natin magmula dito hanggang doon. At doon din natin makikita yung ginagawang dam. Bawal maligo dito ha, sa tapat. Pero doon, mayroon silang tinatawag na secret na liguan. Bandaruan, makikita natin mamaya. Ito palang bangkang ito, pwedeng gumili doon mga 7 meters magmula doon sa bago dumating ng dam, gigili dyan at babalik na. Gagawin natin mamaya. Okay, tara na. Dito tayo sasakay. Kung mapapansin nyo, walang life jacket. Pero meron naman daw sila, lalo na pagka malakas ang ulan or may napapabalitang bagyong. Magmula doon, kung mapapansin nyo, marami sakay itong bangka na ito. Ang capacity nito ay 15 na pasahero. So tayo ngayon aalog-alog. Umabo na, maski abutan tayo ng ulan, okay lang.
Dito, isa ito sa mga campsite. Marami pa dito mga kabayan. Yun nga lang, pag pupunta kayo dito, kailangan marami kayo. Dahil 1,000 ang arkila dito sa bangka. Pag 10 kayo, makakamura. Tagwa 100 pesos lang. Pwede kayo magpa-order dyan ng mga food, lalo na yung mga native na manok. Di ba, sweetie? Yes! Woo! Yung mga bankero dito, alam na alam kung ano mga dapat puntahan dito. Ayan na yun yung ginagawang dam. Tama ba, kuya? Papaliparan lang natin ang helicopter. So ito pa mga campsite. Malapit na dito sa ginagawang bagong dam. Yung campsite na yan, pwede mag-overnight. 70 pesos pala per head dito sa mga campsite. Yuuu! Yari tayo dito! Basa! Ito na pala ang sitwasyon or update ng pinag-uusapan natin kaninang bagong ginagawang dam. Malawak na pala. Kukuha na lang natin ng saglit ng aerial view dahil baka abutan tayo ng ulan. Ayon sa kasama nating bankero, marami rin palang napiktuhan mga residente dyan. So after nating mapaliparan ng drone itong area, sama lang kayo ha, dahil pupuntahan natin or sisilipin natin yung sinasabi nilang hidden river na kung saan dinadayo ng mga turista at doon sila karamihang naliligo dahil nga malabo na itong Wawa River. Pabalik na tayo. Tingnan nyo naman ang view. Grabe! Malapit lang din naman mga kabayan pagpunta dyan sa may sa maraming campsite hanggang dyan sa may ginagawang bagong dam. 15 minutes lang. Andun na tayo. Ito pala yung lugar na ito. Merong liguan. Malinaw. Halika, silipin natin. Ano, dyan ka lang? Ang ganda ng view mo, oh. Okay, ito. Haha. Ah, ito pala yung sinasabi mong malinaw na tubig. Hanggang doon yan. Ah, ito pala yung dinadayo. Ay, basa na ang pantalong ko dito. Sigurado. Basa na. Wala na. Mas yan yung taas ko. Basa na. Pero okay lang. Yee-hee! May sasakyan naman tayo. Ang linaw nga. Ang saya! Itong masarap. Grabe! Oh. Masarap ang inihaw na ulam dito. Malamang. Oh, sabi ko na nga ba, inihaw. Yan ang pinakamasarap dito, sir, pag nag-swimming. Oo. Ay. Pag malamig yung panahon. Oh, katulad dito. Oh, okay, bye! Bye! Ang malalim nga dito. Para makarating sa unahan, dito tayo akyat. Okay, sige. Buti na lang hindi sumama si Sweetie. Tama. Itong hiking na nakapaa, bitbit ang chinilas, dahil maputi. Ang lamig dito, kuya. Oh. Ano ba ito, falls? Ah, malayo na. Huwag mo na kaming dalhin doon. 2 to 3 hours. Oh, malayo nga. Pag nadulas dito, kuya, pupulutin doon sa baba. Oh. Ito matindi. Yeah! Dapat naka-log here. Ah, ito na. Ito na ba, kuya? Meron pa? Uy, kala ko ito na. 15 minutes pala ang lakad mula doon sa iniwanan natin kay Sweetie. So ito pala yung dinadayo, naliguan.
Oo, oh, at mayroong tindahan na pala. Oh, di ba? Hi! Hello. Ito ba yung sinasabing secret na liguan dito? Ah, secret river. Hi guys! Hi! Hello! Hi guys! Hi guys! Enjoy! Woo! Ah, ito yung sinasabi mo. Nasa bandang unahan, may cottage na. Pwede ba mag-overnight dyan? Ah, camping! Okay. Pwede, pwede pala mag-camping. Magdadala kayo ng inyong sariling tent. Aray ko, sakit ng mga bato. Malinaw nga. Hala, paano ba ito? Hi! Woo! Kasama sa glaan. Ha? So ito yung pinakadolo na pwedeng ituro sa inyo or i-guide ng magtutur sa inyo? Oh, ayan. Hiningal ako. Ang problema, kuya, ano? Pabalik! Yun! Grabing experience ito na hindi talaga makakalimutan. Kuya, grabe. Ganyan pa kalayo ang lalakarin natin pabalik. Whew. Grabe yung ginawa mo sa akin, kuya. Dahil sa ginawa mo, hindi kita makakalimutan. Buti na lang hindi ka sumama. Bakit? Ay, maganda. Inakyat ka sa bundok? Oo. Malapit na tayo sa ating pinanggalingan. Ngayon, ibababa lang natin si Sweetie dahil takot. Dahil gigilid tayo sa dam. Ayan. Yuh, dito na tayo. Oo. Oh. Doon tayo gigilid. Diyan natatakot si Sweetie. Ay, naku, di bali na. Ang ganda pala dito, pwede pala mamingwit. Oh, oh ayan, gigilid oh. Hindi naman ilalapit masyado. Kuya, huwag mong ilapit masyado, baka tayo hilahin ng current. Woo, ayan na. Ang ganda! Yehey! Kuya, anong nangyari kay nanay, kuya? Kinagat ng aso eh. Ha? Kinagat ng aso. Kinagat ng aso? Anong nangyayari, anong ano na, anong nangyayari, anong pakiramdam ng munay ngayon? Nilalagnat? Hindi naman po, sumasakit lang po. Kailan pa kayo kinagat ng aso? Kagabi. Kagabi? So, kaninong aso nakakagat sa inyo? Kami. Sa inyo rin? Eh, malaki nga, oh. Dapat kagabi nyo pa dinala sa hospital. Sa hospital ba kayo pupunta or saan, kuya? Saan kayo pupunta? Ha? Center. Center? Oh, okay. Sige. Wait lang, wait lang. O kuya, o. Pampagabot ni nanay. Nay, pagaling kayo ha. Sige kuya. Thank you kuya. Ha? Salamat po ha. Ha? Sige, salamat, salamat. Ha? May rescue? Ah, ito, ito. Ah, dito may mga rescuer. Oh, ayan. Kuya, wag mo nang pasanin si nanay ha. Dahil yung mga magre-rescue na magdadala sa inyo. Ay, kawawa naman si nanay o. Anak niya yan. Ah. Hanggang doon yan, sa may kabayanan, papasanin niya? Hindi po, hanggang dyan lang po, nakaabang ng ambulansya dyan. Ah, may ambulansya na? Ah, tinawag niyo na? Oy, marami naman salamat, tinawag kuya. Bali, saan sila nakatira, kuya? Sa may Mount Kapananan po. Mount Kapananan. Mga ilan ang, ilang oras bago makarating dito? Pag ikaw taga rito, pupuhanin mo na mga 3-4 na oras yun.
Pero pag hindi ka taga rito na hindi ka sanay, mga 6 na oras yun. Ibig sabihin, galing sila doon sa ganong oras? Mga 6 o'clock pa sila umalis doon. Ganon? Pasan-pasan si Nin? Pasan-pasan niya yun. Nanay niya yun eh. Anak niya yun. Ibig sabihin kasing layo ng ginagawang dam doon? Mas malayo pa doon. Mas malayo pa? Kasi 1 hour lang ang lakad doon. Yung ginagawang dam na yun eh. Kawawa naman sila nanay. Mas iwala naman po sila magawa dahil yun ang luti nila. Yun ang dito yung sinasaka nila luti. Oh. Okay. Yung alay nung iniwan natin, nakadali na oh. Ihahatid tayo ni Sir Eliasar sa parking area. Ay! 12:30 na pala ng hapon! Hindi talaga matutuyuan ang putik dito. Dahil ito! Dito nang gagaling yung ulan. Talaga lang. Bilhin mo na lang lahat. Pati kasama pati pusa. Magkano lahat yung kuya panong yan? 200 dagdag. 200? 200, dagdagan ka mo ng 50 para may pambili kang bigas. O sige. Ay salamat. Wala na po kayo bigas. Salamat ma'am sa loob. O yan ay, 500. Lord, salamat. Ubus na yung kuya bano mo. Pwede na kayo umuwi. Bye! God bless. Saan ka galing na bundok na? Ganyan ang itsura mo. Huwag mo akong kukusapin. Pagod na ako. Sir Eliasar, maraming salamat ha sa pag-tour nyo sa amin at paghatid dito sa parking area. So, tanong ko lang, magkano ba ang pinakamalaki mong natanggap na tip? 200. 200? Simula noon, nagbabankero ka? Oo, pinakamalaki na po. Tapos, magkano nga ba yung bangka? 600 lang. 600? So ito yung 1,000, hindi mayroon kang sukli dyan na 400. Mayroon pang sukli na 400. Sukli ka pa, sir. May sukli pa. So magkano yon plus 1,000, yun ang tip ko sa iyo, 1,004. Maraming salamat, sir. Okay na ba yan? 1,004 ang tip. Maraming salamat sa iyo, ha. Sige po. Bye. Kita tayo ulit. Bye. Maraming salamat, ha. Ingat lagi. Sige po. Thank you po. God bless. Best adventure so far. Bye! Punta kayo dito! Mas maganda pagka hindi maulan.